Luluhod po ang lahat upang tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Pontiyos. Sumayin niyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Hiwaga ang taglay niya, kapangyarihay di kayang liripin ang isipan ng tao. Salita niya'y makapangyarihan, buhay at tapat kailanman. Halika kayo mga minamahal ko, tuwiran niyong tantuin kung paano siya ay nagmamahal sa inyo at damhin sa kalooban nyo upang mapatotohanan buhay na buhay siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Tama ang ginagawa mo, anak, kaysa magmukmok ka sa bahay at isipin mo ng isipin ang sakit mo. Makinig ka ng makinig ng salitang banal, magliliwanag ang isip mo, lalakas ang loob mo. Kung alam lang ng tao ang sikreto, kung anong pampas, hahanap-hanapin nila nang sa gayoy magbigay sigla sa buhay nila. Banal na salita ng Ama. Mula sa unang aklat ni Samuel, kinabukasan, maagang bumangon si David. Ipinagbili niya sa iba ang mga tupang inaalagaan at nagpunta sa lugar ng labanan. Dala ang pagkain, ipinabibigay ng kanyang ama. Nang dumating siya sa kampo, palusob na ang buong hukbo at isinisigaw ang kanilang sigaw pandigma. Nagharap na ang mga pangkat ng Israelita at ng mga Pilisteo. Iniwan ni David may kumokon. Iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ng kanyang dala at tumuloy siya sa lugar ng labanan upang kumustahin ang kanyang mga kapatid. Samantalang sila'y nag-uusap, Samantalang sila'y nag-uusap, tumayo na naman si Goliath sa unahan ng mga Filisteo at muling hinamo ng mga Israelita. Masakit sa tenga ng mga nakikinig sa internet. Narinig ito ni David nang makita ni si Goliath. Ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Sinabi nila, "Tingnan ninyo siya. Pakinggan ninyo ang kanyang hamon sa Israel. Sino mang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari.
Bibigyan ng kayamanan, ipakakasal sa prinsesa at ang buong sambahayan ng kanyang ama ay hindi napagbabayari ng buwis. Tinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw ang gantimpala sa sino mang makapapatay sa Pilisteyong iyan at sa makapag-aalis ng kahihiyan sa Israel? At sino ba ang pagano ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Tulad ng narinig mo, ganoon ang gagawin ng hari sa makapapatay sa Pilisteyong iyan. Sagot ng mga kausap niya. Narinig ni Eliab, ang panganay na kapatid ni David, ang nakikipag-usap. Ang pakikipag-usap niya sa mga kawal. Nagalit ito kay David at sinabi, anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ang ilang tupa na pinapaalagaan sa iyo? Alam ko kung anong nasa isip mo. Gusto mo lang manood sa labanan. Sumagot si David, bakit? Ano ba ang ginagawa ko? Masama bang magtanong? Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba, ngunit ganoon din ang sagot sa kanya. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at ipinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon, batang bata ka pa. Samantalang siya ay isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawa ng aking ama kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso, ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong ito. Kaya sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahan kanawa ni Yahweh. At ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet at ang tansong pambalot sa katawan. Nang maisakbit na ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad, hindi siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito. At hinubad niya ang nasabing kasuotan, pangdigma. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang panangga. Nang makita niyang si David ay isa na lamang kabataang may maamong itsura, nilait niya ito at pakot siyang tinanong, anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dalakang patpat? At si David ay sinumpa ng Pilisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantuso, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak, ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutan kita ng ulo. At ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay
ng mga kawal ng hukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Nagpatuloy sa paglait si Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinaman ito sa noo at bumao ng bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David at si Goliath sa pamamagitan ng tirador ay napatay niya. Kahit wala siyang tabak, patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan ng ulo. Nang makita ng mga Pilisteo na patay na ang kanilang pangunahing mandirigma, sila'y nagtakbuhan, sumigaw ang mga kawal ng Israel at Huda at hinabol nila ang mga Pilisteo hanggang sa Gat, sa may pagpasok ng Ekron. Naghambalang sa daan ng bangkay ng mga Pilisteo mula sa Saraim hanggang sa Gat at Ekron. Nang magbalik ang mga Israelita buhat sa paghabol sa mga Pilisteo, hinulughog nila ang kampo ng mga ito at kinuha ang lahat ng kanilang magustuhan. Dinala ni David sa Jerusalem ang ulo ni Goliath, ngunit iniwi niya sa kanyang tolda ang mga sandata nito. Nakita ni Saul nang susunod ng sinusugod ni David si Goliath. Tinanong niya sa pinuno ng kanyang hukbo, "Abner, kaninong anak ang batang iyon?" "Hindi ko po alam, kamahalan," sagot ni Abner. "Kung gayoy, pagtanong mo kung sino ang kanyang ama," utos ng hari. Nang magbalik si David, sinalubong niya si Abner at sinamahan sa hari, dala pa rin ang ulo ni Goliath. At tinanong niya si Saul, kanino kang anak, binata?" Sumagot si David, "Anak po ako ni Jesse na taga Bethlehem." Gayon na nga ang pangyayari. Hinamak-hamak ang isang batang mandirigma, ang isang pandak na katauhan, at nilait-lait pa ang Diyos nilang tinatawagan. Gayon na nga ang pangyayari sa unang tipa ng buhay ng tao na sa larawan at pinalarawan ng Ama ang kanyang kabutihang at kagandahang loob, tunay ang kanyang kapangyarihan at di pasubali lamang. Kaya nga, ang sinumang sa kanya nananahan at nagtitiwala na pagtatagumpayan nila ang laban sa kanyang kabutihan. Halika kayo mga minamahal ko, ang labang ito sa pananampalataya ay hindi hamon lamang kahit sa isang tao o ilan, kundi ito'y hamon para sa lahat. Lahi ba kayo ni David? Anak ba kayo ng Ama? May pagkakataon bang kung minsan hinahamon ang inyong pananampalataya? Kung minsan hinahamon ang inyong pagtitiwala sa Ama? Huwag kayong patangay sa tukso ng kapwa nyo. Ipaglaban nyo pa rin ang Diyos na tinatawagan nyo. Ipakikita niyang siya'y Diyos ng katotohanan. Siya'y Diyos na mahimala. Siya'y Diyos na makapangyarihan at Diyos ng lahat ng sumasamba na tapat at totoo. Kaya't natitikon ang lumbay sa ginagawa ng kapwa niyo tao. Bakit? May Diyos kayo. Kilalanin niyo siya. Aaliwin niya kayo. Tandaan ninyo mga mahal ko, isiniwalat ang marapat at dapat pagnilayan ng tao upang kung totoo ang pagtitiwala sa Ama, mapagnilayan kung sino siyang tinatawagan nila, mapatibay ang loob, mapatatag ang isip na siyang panaligan, siya ang paghariin, walang hindi makakamit ang mga anak niyang sa kanya'y tumatawag ng matapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung minsan kailangang may danasin ka sa buhay mo,
para mapatatag, mapatibay ang paniniwala mo. At kapag pinatibay ng Ama ang pagtitiwala mo sa matapat na pananalig mo sa Kanya, mapapatotohanan mong kumikilos pala siya sa buhay mo. At kapag napatotohanan niya ang pagkilos niya sa iyong buhay, manahan ka at pakikita pa niyang masigit na marami pa siyang magagawa na mas maganda't mabuti habang nabubuhay ka bilang anak niyang mananampalatayang matapat na siya'y kinilala at ganap na tinanggap. Ang may pandinig ay nakarinig sapagkat walang hamak sa kanya maliban ang mga hindi kumikilala sa kanya. Subalit ang tapat na kumikilala sa kanya, habakin man ang kapwa nila, siya pa rin ang magtitindig, siyang magbibigay ng galak at tagumpay. Ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyong kapayapaan, pag-arian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nekkaramenehanam. Buhay bang Diyos? May dinanas ka na bang ipinaglaban mo ang karapatan ng Diyos sa buhay mo? Binigo ka ba niya? Kung totoo ka sa pakikipaglaban mo, tandaan mo, di kanya bibiguin. Sa hirap mo mang pinagdaraanan, sa mga pinagdaanan mo mang karanasan, nandun pa rin pakikita niya at pakikilala niya siya'y Diyos ng katotohanan sa buhay mo na huwag mo siyang kakalimutan sapagkat araw at gabi may nagagawa at magagawa siya sa buhay ng kikilalang tapat sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehanam. Siya ang kaliwan, siya ang lakas, siya ang tapang, siya ang tibay. Sa kanya nakasalalay ang buhay ninuman. Mula kay Marcos, pinagaling ang lalaking paralisado ang isang kamay. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga, narat na niya roon ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. Pinagmasdan ng ilang taong naroroon kung pagagalingin ni Jesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay. Halika rito. Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas sa buhay o ang pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Tinitingnan ni Jesus ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nagalit siya at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos, sinabi niya sa may sakit, iyunat mo ang iyong kamay. Iniyunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at agad nakipagsabwatan sa mga tagasunod ni Herodes upang maipapatay si Jesus. Gayon nga ang tao. Kung tunay bang matuwid at mabuti ang laman ng isip nila, hindi kaya sila natuwa pa dahil nakalaya ang kapwa nila na nahihirapan sa paralisado niyang kamay. Ngunit nang dahil hindi nga sila gayon kabuti ang isip at damdamin, wala silang malasakit sa kapwa nila, kundi ang inahanap nila'y maparatangan at mabintangan pa nang hindi sumusunod sa araw ng pamamahinga ang Jesus na turingan, naghanap ng paraan para makipagsabwatan kay Herodes. Ganyan ang taong bulok ang isip, ganyan ang taong masama ang damdamin. Sa halip na matuwa sa maganda't mabuting nagaganap sa kapwa, babahaginan pa ng kasamaan ang kapwa nila at sasabihin pang hindi tama ang ginawa niya. Kaya tanong ng Jesus sa kanila, alin ba ang mas maganda't mabuting gagawin? Ang sa araw ng pamamahinga ay gumawa ng mabuti o masama, sapagkat araw nga ng pamamahinga at naroon man sila't di gumagawa
ang isip naman nila'y naghahabi ng masama. Kaya ang damdamin nila'y masama. Hindi nga kaya sila gumagawa ng labag sa kalooban ng Ama? O tao, mas mainam pang gumawa ka sa labag na Diyos ang sinasabi mong nilalabag ang salita niya na ginagawa mo'y mabuti kaysa di ka gumagawa, ngunit loob mo't isip mo ay masama. Alin kaya ang papaniga ng Ama? Ang mabuti ang damdamin at maganda ginagawa o masama ang isip at masama ang kalooban? Mga minamahal ko, mabuti ang Ama, dakila siya. Walang layunin at hangaring masama kahit kaninong mga anak niya, kundi lahat ng ikabubuti at makabubuti layunin gawin niya, kaya't ang sumasa kanya at sumusunod sa kanya, isip at damdamin, mabuti layunin. Pagharian kayo, mga mahal ko, nekkaramenehanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Yaan ang sinusunod noong unang panahon, ang kautusan, ang maraming kautusan. Ngunit, nang dumatal ang Kristo at ibinigay ang kautusan, sa tatlong bahagi lamang na salita kapag nasunod na ng tao sa lupa, tuwir ang kalulugdan at malulugod ang Ama sa kanilang mga ginagawa. Una, ibigin mo ang iyong Panginoon ang higit sa lahat. Ibigin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Sapagkat, ang dalawang ito, kapag nagawa mo, pangatlong, sinunod mo ang kalooban ng Ama, pasado ka na sa lahat ng kautusan na nagmula kay Moses sa maraming panukalat ginagawa ng tao. Bawal ito, bawal yun, ngunit dito tong ginagawa nila. Sumusunod kunwari, ngunit damdamin nila't kaisipan, bulok ang laman. Tao, maganda ang mabuting pag-iisip, mabuti ang pandamin, kamabuti rin ang gagawin. Pagpalain kayo, nekkaramenehanam. Buhay bang Diyos? Alin ang gusto ninyo? Hambing ito sa magpaggawa rin ng kabutihan, sa mga gumagawa rin ng kabutihan. Ano at papaanong paraan ninyo matutulungan ng kapwa nyo? Katulad sa patay. Ang patay, huling tulong mo na yan sa kapwa mo na matay. Kaya hindi pwedeng magdahilan ng tao. Lagi na lang ikang may singilan. Ano gusto mo? Ikaw ang paningil o ikaw ang sinisingil? Dapat magnilay ang tao. Di baling bigay ka ng bigay, wag lang ikaw ang ipaningin. Kaya lamang may taong binibilang ang binibigay. Kinukwenta, binibigay. Kaya nawawala ng silbi yung pagbibigay dahil sa kwenta ng kwenta, bilang ng bilang. Huwag kayong gayon. Sapagkat kapag kayo namatay at pinagtipiran din kayo, di nyo na alam yun. Kaya mas maganda, bukal sa kalooban, maganda kalooban, patay ay bigyan, huling habilin yan, mahalin mo ang kapwa mo. Di ba? Paano mo minamahal, patay lang, pinagdadamutan mo pa. Kung ang katwiran mo naman, wala kang pera, lagi ka nalang walang pera, di ka magkakaroon. Totoo yan. Alam nyo ba ang sikreto ng buhay para gumaan ang pamumuhay? Matutong magbigay, hindi laging kabig ng kabig, parang manok. Pilitin mo na makatulong ka kahit wala ka. Hindi yung kung meron ka lang, tsaka ka tutulong. Sapagkat kung ginagawa mo yung pagtulong kahit ikay wala, alam ng Diyos yun. Nakikita niya yun na pinipilit mong makabigay, makapagtulong sa kapwa mo kahit wala ka. At kapag nakita niya yung magandang loob mo, gusto mong magbigay, wala ka naman, pinipilit mong magbigay, dadaloy ang kapangyarihan niya at bibigyan ka ng paraan para lagi kang magkaroon dahil lagi kang nagbibigay. Yan ang sikreto. Yan ang sikreto sa magaang kalooban, sa magaang buhay. Kapag madabot ka, lagi kang nakadakot. Pag nagbagsak ang Ama ng biyaya, hindi ka makakasahod. Buhay bang Diyos! Kaya, pag nagbigay kayo, huwag niyong binibilang, huwag niyong kinukwenta.
Katwira na nga ba? Eh, hindi naman eh, ako maniningil at di ako paniningil. May pera ako. O sige, laklakin mo pera mo pagpatay ka. Eh, totoo po sinasabi, huwag po kayo magagalit. Kung alam nyo ang Diyos ay butihin at mabuti, pati loob nyo bubuti. At paanong mabuti kang tao kung wala kang ginagawang mabuti sa kapwa mo? Paano kang masasabing mabuti kung madamot ka? Paano kang masasabing mabuti kung madamot ka? Buhay ba ang Diyos? Masarap ang nagbibigay kaysa binibigyan. Bah! Tibali na nga kung magbigay ng magbigay kung ako lang ang mayroon. Dapat isipin nyo yan, dapat katwiran nyo yan. Mas maganda binibigyan. Hindi, mas maganda nagbibigay. Sa taong madamot, tuwang-tuwa pag binibigyan. Pag di ka madamot, tuwang-tuwa ka kapag nagbibigay ka. Buhay bang Diyos! Kasama yan sa pagsuko. Kung tunay na sinuko nyo na ang sarili nyo, hindi nyo isiping wala kayo. Dahil alam nyo, pinaglilingkuran nyo Diyos. Dahil ang alam nyo, ang Diyos ang tinatawagan nyo, lagi siyang mayroon. Kaya lagi siyang handang magbigay sa mga bukal ang puso at kalooban ay mabuti. Eh, sige nga, huwag kang magbigay. Tingnan ko lang kapag namatay ka, walang magbibigay. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Eh, baka sabihin mo, sige, magkano ba bigayan? Magbibigay ako kaysa naman ako ang ipamigay. Tama po ba? Yan ang maging mentalidad ninyo. Yan ang laging gawa ng isipan ninyo. Lagi niyong tandaan, kahit na singkumbing ilang binigay niyo, kung bukal sa puso niyo, masaya damdamin niyo. Kahit naman libo-libo kung napipilitan lang kayo, mabigat sa loob niyo. Buhay bang Diyos! Kasama yan sa bahagi ng buhay pagbabago. Kasama yan sa pagsuko. Kung dati kang maramot, hindi ka nadadamot. Kung dati kang maimot, di ka na maimot. Kung dati kang walang alam kundi sarili mo, malalaman mo na ikapwa mo ngayon, gagawa ka ng paraan sa kapwa mo tao. Buhay bang Diyos! Kaya, wag mo sabihin naglilingkod ka na. Kaya dapat ikaw lang ang tumatanggap. Kapag ikay naglilingkod, at ikay tumatanggap, matuto ka rin magbigay maglahad. Sapagkat hindi maaring, porke ikay naglilingkod, dahil ikay naglilingkod, ikaw lang ang dapat bigyan para ka naghahanap ng iyong hanap buhay. Para mong iniisip na yung ginagawa mo'y ganti naman ang binibigay sa'yo. Sapagkat kung ikaw ay naglilingkod at tapat na naglilingkod, pati ang bulsa mo kasama sa paglalahan. Kapag naman, ginawa mo yan kahit wala ka. Anumang bagay na ginawa mo, alang-alang sa tinanggap mong Diyos, siyang nagbabalik ng higit pa sa binibigay mo. Tandaan nyo yan, kapag totoo at bukal sa puso nyo, nagbigay ka ba sa patay, sunod-sunod. Sunod-sunod din biyaya mo. Sumay niyong kapayapaan, wala nang magdaramot, magbigay kayo ng bukal sa puso nyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Eh, ba't eh kakasama sa mensahe? Eh, pag sunod-sunod yung singilan, may nagre-reklamo. Huwag kayong magreklamo. Magreklamo ba kayo? Patay na ba kayo? May magagawa pa kayo habang buhay kayo. Kaya magbigay kayo. Magbibigay ang Diyos sa inyo. Kasama yan. Lalo na kayo, mga lingkod, matutong magbigay. Kung madamot ang inyong kapwa, kayo huwag madamot. Alam kong may magagawa ang Ama. May tinanong nga si Apo Kunching eh. Sabi, ay may singilan na naman eh ka. O anong gusto mo, ikaw ang ipaningil. Alam kong may magagawa. Di bali nang sinisingil ka lagi, wag lang ikaw ang ipaningin. Pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin ka.
kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama pagka wini ka niya. Manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin. Oh, mga Cubs, salamat sa inyong pagbibigay. Paunla rin ang buhay ninyo. Mga Cubs, ay, sasamantalahin ko na, nandyan kayo. Pwede ba tayong maningil uli? Doon sa anak nung pare, nung ka-Cubs nyo, imbitado tayo dun eh. Ano? Ay, salamat, lumakas ang loob ko. Pinalakas ang loob ko. De maningulik na kayo dyan. Salamat. Pagpalaid kayo. Bukas sa puso. Kapilitan. Alam kong may magagawa ang Ama. Sa iba po, pwede akong magsabing paningil. Pag sa sarili ko, di ako pagsasabi. Ang Diyos ang bahala magsabi. Buhay ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya. Manalig ka na. Oh, teka, may dinadatal po kasi kayo. Pag alimbawa, may nagbigay sa inyo na kasibangot, masaya ba kayo? Eh, kapag kayong nagbibigay sa inyo yung sagad sa tenga ang tuwa, di ba maligaya kayo? Eh, yung patay di na makatatawa. At lalong hindi na rin makakasibangot kapag yung nagambag sa kanya yung nakasibangot. Eh, kaya yung mga kapamilya nakakakita. At ang Diyos Ama, kaya ibigay nyo ng nakangiti, pati puso, tuwang-tuwa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya. Lalo na yung mga may kaya-kaya naman dyan. Huwag nang papantayan yung wala. Ilagpas-lagpas nyo naman yung sa inyo. Pagka ay, si Apo, diretsuhan na. Oo naman, mapapalad kayong mga may kaya-kaya. Kaya huwag niyong papantayin yung wala naman. Mas lamang kayo, mas lamang ang balik sa inyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Pag nagbigay ng 20 yung wala, gawin mo naman 100 na sa'yo. Alam kong may binawi na yung di nakapagbigay. Tama ba? Ay, kasama ba yung sa mensahe? Opo, para magising kayo. Kahit tagasunod kayo, kahit lingkod kayo, dapat po ito mabuksan ang puso't isip nyo sa pagbibigay dahil ang Diyos ay mapagbigay. Alam kong magagawa at di lang ang buhay ang binibigyan, pati patay. Sapagkat yung patay ay huling bigay mo yan. Ayaw mo pang magbigay kahit 100. Aba! Ba, pag namatay ka, wala rin magbibigay. Alam kong may magagawa ang Ama. Galit ba kayo? Masaya yun, di ba? Kapag ka masaya puso nyo, maligaya kayo. Kapag malungkot ang puso nyo, nako, magkakasakit kayo. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya. Di ba napakasarap yung
lalo na yung abang-aba ang buhay. Magpasalamat sa inyo na para bagang dinidiyos na kayo sa pagpapasalamat sa inyo, hindi ba aapaw ang tuwa sa puso nyo? Sapagkat may taong katulad ninyong nakadadama ng mahihirap na tao? Subalit kung kaya lang kayo magbibigay para sumikat ang pangalan nyo at matanyag ang pangalan nyo, hindi kalugod-lugod sa Diyos yan! Alam kong may magagawa ang Ama. Kaya magbigay kayo na tama at tumpak sa puso nyo'y nakagawad ang galak. Alam kong may magagawa. Ayan, ang nagbibigay, hinahabol ng biyaya para balik at siksikligleg. Ayan, mga kaps, babalik sa inyo, binigay nyo. Supot-supot pa yan pag nagbalik ang Diyos. Naku, nakalim ko magad si Apo Kanching sa mga kaps. Alam kong may magagawa ang Ama. Tingnan nyo ang mga kapso, masayang nagbibigay. Kayo ding mga alagad, huwag kayo nakasibangot. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakaslaan. Oh, masarap yan! Putupaw! Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manali o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa. Ulitin natin, kung makababangon lang yung patay, sasabihin sa inyo, hoy, di baling ako magbigay sa iyo, wag lang ako binibigyan. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Kung nanamnamin nyo lang ang salitang pag-awit na yan, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may bibigay ang Diyos. Lagi siyang naghihintay at ako'y minamasdan. Kung lagi nyong aalalahanin ang awiting iyan, di kayo mawawala ng pag-asa. Di kayo malungkot, magalit, mayamot. Lagi kayong buhay ang ligaya. Ligaya buhay sa pag-asang mula sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo.
Umayo kayong taglayang galak sa puso nyo, ang liwanag ay manahan sa isip at damdamin nyo'y buong pagkatao'y pagharian kayo ng maliwanag na paghahari ng Diyos na walang maliw kailanman, sinisigurado niya lahat kayo ay sasaya. Pagpalain kayo, may bukas pa, pagpaumanin po,